raging tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Hi guys, good morning. Once again, this is MJ. So what are we going to do right now, guys, is that we are going to pray to our beloved president, Mr. Rodrigo Duterte, because as what we have seen on TV right now, guys, sobrang nahihirapan na po siya, sobrang napapagod na po siya. So he really needs our prayers po. He really needs our protection through prayer. So please, sabayan niyo po kami at tayo po ay manalangin sa ating mahal na presidente. Okay, so alleluia, O Lord Jesus Christ. Lord, thank you so much, O God, for holding the life of Tatay Digong. Thank you, Lord, for holding his hands, na iakay niyo po siya sa kanyang paruroonan. Lord, we all know na napapagod na po siya, nahihirapan na po siya, but God, please, huwag na huwag niyo po siyang bibitawan. Palakasin at patibayin niyo po ang kanyang kalooban para matapos at masugpo na po itong ganitong klaseng sakuna sa buong mundo. Lord, give your power and strength upon him because he really needs to stay with us as he loves his country, as he loves to all Filipinos, at ramdam po namin yung pagmamahal niya para sa amin. Lord, please touch his heart. Touch his mind, O God, to be strong enough. Guide him every single day of his life. And thank you so much, Tatay Digong, because at your age, you still stand and being a good leader para po sa amin. Thank you po. And God will always bless you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper. Hi guys, this is Yukin. And tonight, we are gonna cite our prayers to our beloved President, Mr. Rodrigo Duterte. You can join me, guys, with my prayers. You can cite your own prayers as you bow down your head. Oh Lord, I pray for you to give health to our President, as we all know that he is tired, he is scared, he is also challenged right now in facing the COVID-19 situation to the Philippines right now. Lord, give him good health as he continue to fight these challenges that we are facing right now. I would like also to pray to give him wisdom, O Lord, as you said on your words, O God, in James verse 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. As you shared your words, O Lord, I know that every time we seek for your prayer, I know that every time we seek for your wisdom and knowledge, it will always be given to us. And I would like to pray for that, O Lord, for our President. Give him wisdom. Give him strength. Give him knowledge, O Lord. Show him a path. Show him the way how to beat these situations that we are facing right now. Lord, I also pray for the people, not just the people around our President, but also the people here
all over the world and facing these challenges right now. Lord, give people a good health. Surround our president a real people that would give him strength, that would also give him wisdom in how to beat this COVID-19. Oh Lord, these people, also clothe them with your protection, with your healing power, with your blood, oh Lord, that would save them, that would protect them away from this virus that we have right now. And lastly, Lord, I would like to pray a faithful prayer to our president. Continuously, Lord, to give him faith, strengthen his faith, oh Lord, because we know that he is tired. He wants to give up, but he can't do it. He can't give up because he has a lot of people that he needs to lead. Give him faith, O Lord, to continue this journey, to continue his journey to lead the Filipino people. O Lord, I would like still to thank you for all the blessings that you've given to us, to all Filipinos, and also the president. Lord, lastly, heal our land, heal our people, O Lord. Shed your blood to us, for your blood will save us, O Lord, for your blood will heal us from this pandemic, from this crisis, from these situations that we are right now. Lord, stop the virus with just your words, it will be gone. Once again, Lord, hug your people. Hug our president, as he is our leader, as he is the very most frontliner that who is fighting this virus for us. Lord, thank you, and that will be all my embrace. Take me deeper. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, sa gabi dahil po meron po kaming pagkakataon para po ipanalangin po ang aming mahal na presidente. Sa oras pong ito, Lord, nasaan man po ngayon ang aming mahal na presidente, kung ano man pong ginagawa niya, ang aming panalangin po ay lagi niyo po siyang samahan, lagi niyo po siyang ingatan, especially, Lord, sa mga pangyayari pong ito ngayon, alam po namin na hindi po naging madali po ang pagsubok at pamumuno po ng aming mahal na presidente. Pero naniniwala kami po, Lord, sa tulong mo, sa habag mo at sa awa mo, sa buhay niya, sa pagsama niya. Alam po namin na makakayanan niya po ito, Panginoong Jesus. Lord, ang aking lamang panalangin na lagi niyo po siyang samahan. Gabayan po, higit sa lahat, yung mga desisyon po na kailangan gawin po sa bansang Pilipinas at yung mga tulong na kailangan gawin sa mga Pilipino. Lord, I pray na ikaw ang magbigay sa kanya ng karunungan dahil kami po'y naniniwala ang karunungan na yan ay lagi po nanggagaling sa inyo. Maging yung katalinuhan, yung pangunawa sa bawat sitwasyon na meron po kami. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na kahit kailan ang pag-ibig mo ay hindi po nagbabago sa amin. Higit sa lahat, yung bagay, Lord, sa posisyon na meron po ang aming mahal na presidente, alam ko ikaw po ang nagtakda niyan at naniniwala din po kami sa mga oras na ito, ikaw po ang tutulong para sa kanya. Lord, especially sa mga taong nagbabatikos, yung mga tao na hindi naiintindihan kung ano po ang mga bagay na kailangan gawin, may mga taong matatalino na kung ano pong mga comment na gusto nilang ibahagi or gusto nilang ipinaglalaban. Ang panalangin po namin, Panginoong Jesus, ikaw po ang siyang manguna sa lahat ng desisyon na meron po na kailangan gawin po ng aming mahal na presidente. Panalangin po namin sa mga tao na yun na nagbabatikos. Lord, also give them the right attitude, and even, oh God, I pray na tulungan nyo din po sila na baguhin po yung pag-iisip nila, yung mga puso po nila, kung ano lamang po yung makakatulong po sa bansang Pilipinas. Lord, marami pong salamat dahil naniniwala po kami na buhay ka at kailan, Panginoon, hindi ka nagbago. Ang pangako mo ay patuloy pong nabubuhay sa amin at patuloy pong nararanasan ng bawat isa. Lord,
Kaya panalangin ko din po na lagi niyo pong ingatan ang aming mahal na presidente. Lagi niyo po siyang gabayan, especially Lord, na protection na niyo din po siya sa virus na yan, sa COVID-19 na yan. Ikaw, Lord, ang magbalot ng inyong makapangyarihang dugo, Panginoong Jesus. Nang sa ganun, Lord, ay maayos niyo pong napapamunuan ang ating bansang Pilipinas, at patuloy din, Lord, sa mga kasamahan niya, ng mga gabinete, Lord, ay tulungan din po siya. Wala po sanang magbabatikos, kundi, Lord, yung pagmamahal lamang, pagkakaisa, magkaunawaan at magmahalan ang bawat tao na nasa paligid niyo, Panginoong Jesus. Lord, marami pong salamat. Continue to bless ang aming pumahal na presidente. Lagi niyo din po siyang bigyan ng kalakasan. Alam po, Lord, na may mga pagkakataon na sabi niya nga po nakaraan sa nagigising po siya para umihi. Hindi niya alam minsan yung mga pag-iisip na kailangan gawin. But then, Lord, tulungan niyo po siya. Strengthen niyo po ang kanyang pangangatawan. Magandang kalusugan ay pagkaloob niyo po sa kanya. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Continue to bless our President Duterte. At ang bawat gawa ng kamay niya ay inyo pong pagpalain at pagyamanin, Panginoong Jesus. Salamat po. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan naman ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day.